guys, this is Marjess Nortune at naka-tuningka sa aking channel. So, this tutorial is about kumot. Kung paano siya gawin, yung mga simple kumot, yung mga maninipis na kumot, or yung mga pang mainit na kumot. Hindi siya comforter, hindi siya makapal, hindi siya pang winter. Pang mainit siya guys. So, tuturuan ko kayo kung paano ko siya ginagawa. Since ito yung pinakamabenta ngayon sa Shopee, napansin ko kasi sa ilang buwan ko sa Shopee na naka-register or nagkaroon ng shop, ito yung pinakamabenta. Okay, I am using a micro poly cotton. This is Canadian cotton. Hindi siya kumukupas, hindi din siya naghihimol mo, lalo siyang lumalambot pag nilabhan. Okay, so tuturuan ko kayo ngayon kung paano siya gawin. Actually, this is the easiest way. Lalagyan mo lang siya ng tahi sa side, sa buong side niya, and then may kumot ka na. That's it. So papakita ko sa inyo. Ayan. So ganito lang siya guys. Tatahiin niyo lang yung buong gilid niya. Buong sides. Make sure na gumagamit kayo ng same na color ng sinulid na sa fabric, kasi kitang-kita guys pag kumot, kitang-kita pag ibang sinulid, ibang kulay ng sinulid yung ginamit nyo. So, make sure na same siya ng kulay ng fabric at yung sinulid. Okay? Maliliit lang yung sides kasi hindi naman kayo maglalagay ng garter, di ba? So make sure na maliit lang yung ilalagay nyong allowance para hindi din sayang sa tela. And make sure na walang mga sirang tahi kasi kitang-kita yan. Dapat dito pa lang sinecheck nyo na kung maayos ba yung pagkakatahi or not, okay? Dito pa lang dapat na-check nyo na. Kasi minsan hindi natin naiiwasan yung mga nagja-jump yung machine. Nagja-jump siya guys. Hindi nyo yun maiiwasan. Kaya kailangan na si-check nyo na maayos yung mga tahi nyo, kung maayos ba yung pagkakagawa nyo. Isa naman ang mag-check ay yung kliyente nyo. Tulad nito, nag-jump yung hindi yan kaysa katahi. Pag ginano nyo ni kilang client, tatanggal yan. So, kailangan siyang tahiin ulit. Kaya, dito pa lang, kailangan alam nyo na na sira siya para maayos nyo na. Pwede nyo siyang doblehan ng tahi para ma-sure kayo, pwede din na isang tahi lang. So, pag ayos na siya, i-continuous nyo lang yung sides, all sides, ha? Kasi pag may hindi kayo natahing sides, magpapatpat po ito. Okay? Pag mga kumot, nakikita agad yung tahi kung maayos ba, kung malinis ba. Ayan. So, make sure na malinis, walang mga buhol-buhol sa likod-likod, ganyan. Lilinisin nyo siya. Kasi merong mga masisela na mga clients, ayaw nila nang may mga ganyan. At kahit na pagtanggal yan, ayaw nila magtanggal, iaasa pa nila.
sila, baka matastas yung tahi. So, as a mananahi, kailangan dito pa lang alam mo na, na-check mo na. Tulad nito, naghiwala yung tahi niya. So, kailangan siyang doblehan. Alisin lahat ng mga excess na sinulid kasi meron din mga clients na ayaw niya. At hindi din sila nagtatanggal dyan minsan kasi takot sila at baka matanggal yung tahi. So that's it. Meron ka na isang single na kumo. Diba? Napakadali lang gumawa. Ayan. Ang size nito guys is 54 by 96. Okay. Ang ginamit kong yard ay 1.5 yards. 1 yard is 36.5 is 54. So eksakto lang to dito guys is 54 by 96 for a single kumot. So meron ka na tayong isang kumot. Oh, meron another finished kumot. Ayan. Ayan o. Tapos na din tong kumot na to. Ano naman siya guys? Navy blue. Navy blue naman siya. Ayan. So ngayong gabi dalawang kulay yung natapos natin, which is the ash gray and then the navy blue. So ayan siya guys. So, mga pwede na itong i-ship. Okay? So, that's it guys. Sana may natutunan kayo. Ayan, sa aking simpleng tutorial. Bye! That's it guys. Thank you. Sana may natutunan kayo. At kung may mga alam kayo na bilihan nyo ng mga fabric, pwede din kayong gumawa ng ganito at ibenta nyo sa Shopee. Kasi ito talaga yung the most na binibili ngayon sa Shopee. Yung mga kumot na pang mainit. Hindi siya ganun kakapal, hindi din siya ganun kanipis, may tamang kapal lang siya. Hindi siya super kapal kasi pag super kapal, sobrang init ngayong panahon ngayon. Kaya ang hinahanap nila is yung tama lang, hindi naman ganun kanipis. So, ito yung good para sa inyo. So, that's it guys. Salamat na tuna kayo. Bye!